Hello there, my beautiful friends. It's me again, Raquel, and welcome back to my channel. And for today's video, as you can see on the title, nagkaroon ng rashes ang face ko, guys. Nag-react yung skin ko dun sa ginagamit kong serum. Ang itsura nung rashes ko, makikita nyo naman sa picture, insert ko dito, is may mga butlig-butlig na pula. Hanggang dito umabot eh, dito sa tabi ng nose. Tapos mas marami dito sa chin. Ang itsura niya is butlig-butlig na kulay pula. Tapos nagkaroon ako ng mga flaky dry skin. Lalo dito sa ilalim ng side ng lips ko. Sobrang dami ng dry and flaky skin. Medyo masakit nga siya eh. Tapos minsan nakakalimutan ko kasi flaky siya. Yung may mga nakaangat na balat. Minsan nahihila ako siya eh, nagsusugat. Yun, ganun ang itsura ng nung rashes ko. And share ko sa inyo guys kung ano yung nakatulong sa akin para mawala yon. Etong Lux Organic Soothing Gel. Yes guys, makikita nyo to ngayon sunod-sunod sa tatlong videos ko. Ito yung ginagamit ko ngayong moisturizer. Lalo everyday time, ito yung ginagamit ko. Gusto ko kasi talaga siyang itry. Una, gusto ko lang siyang itry as a moisturizer and base pang makeup. Hindi ko inaasahan, nagamot niya rin yung rashes sa face ko. Unang apply ko pa lang kinabukasan, nawala na yung pamumula ng mga butlig. Tapos yung flaky dry skin, nababawasan na. So, tinuloy-tuloy ko yung paggamit sa kanya. Yun na napansin ko, nawawala na yung rashes sa face ko. Meron pa namang konti, ngayon kasi pang bale, 5 days ko na siyang ginagamit. No, meron pa rin naman akong nakakapa na dry, pero hindi na ganun kagrabe. Hindi ako makapag-powder kahit BB cream kasi pumupunta siya doon sa yung flakes kasi pumupunta doon sa ilalim nung nagbabalat, kitang-kita. So yun nga, malaki ang naging tulong sa akin itong soothing gel. I'm sure madadagdag na to sa skincare ko. Doon sa mga hindi pa familiar, ang nakalagay dito sa soothing gel is for moisturizing, firming, and brightening. So maganda yung moisturizing niya talaga. I highly recommend this doon sa may mga dry skin. Lalo ngayong taglamig, try nyo to guys, itong soothing gel ng Lux Organics. Maganda talaga yung moisturizing effect niya. Doon ako napabili. Meron siyang scent pero hindi naman matapang. Tapos sa una, pagka nilagay mo siya, parang malagkit siya. Pero pag na-absorb na siya ng skin, wala na yung dagkit. Ayan ang consistency niya. Clear na gel lang siya. So inuulit ko guys, I highly recommend this soothing gel. Malaki yung naging tulong niya para mawala yung rashes ko. Makikita nyo naman sa ilalagay kong picture guys kung gaano kalala yung naging rashes ko. As in, ang kati talaga. Sabi ko nga parang nausog yata yung skin ko kasi maraming bumabate na gumanda nga daw yung skin ko. Sabi ko nausog yata. Buti na lang sinubukan ko tong soothing gel. Sa una ayoko talagang gumamit sana nito kasi di ba Korean skincare din to. Ang Korean skincare kasi sa akin, after 2 to 3 days, nagre-react na yung skin ko, nagkakaroon ako ng milia. Yung bumps na walang butas, yung whiteheads na walang butas, ganon. Milia ang tawag daw dun eh. Nagkakaroon ako noon, tapos nagkakaroon ako ng mga pimples, lalo dito sa may part na may mga open pores ako. Doon ako nagkakaroon ng pimples kapag gumagamit ako ng Korean skincare. Kaya natuwa ako kasi nagamot niya na nga yung rashes sa face ko, hindi pa nag-clog yung pores ko. Kaya ayun nga guys, I'm super happy na i-share ko sa inyo na malaki ang naging tulong sa akin itong soothing gel. And I hope sana nakatulong tong video na to sa inyo para makapag-decide na kayo na itry itong soothing gel. And I guess this is the end of our video. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share. And kindly hit that bell button for you to be notified every time I upload videos. Bye-bye. God bless you.